ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tiyak na maraming issue sa topics tungkol sa lagay ng ating bansa ang babanggitin niya sa kanyang talumpati. Tulad na lamang po ng mga problemang kinakaharap ng Pilipinas at sambayan ng Pilipino at kung ano ang mga hakbang na gagawin niya para masolusyonan ito. Kaya naman, ngayong Lunes ay pinabalik namin ang suki natin bisita para tulungan tayo pag-uusapan ng ilang sa mga usaping ito para tayo ay maliwanag. Mga Kada, please welcome back to Kada Umaga, batikang abogado at political analyst, Attorney Edward Chico. Upuan po tayo, dito po tayo, Attorney Chico. Okay, let's go straight to the point. Ano po sa tingin mo magiging laman ng pangalawang SONA ni Pangulong Marcos? Well, sa tingin ko, pagmamalaki niya yung kanyang mga programa sa pang-ekonomiko, I'm pretty sure we'll have to talk about the Philippine Development Plan kasi meron siyang roadmap dyan towards economic growth. Pag-uusapan niya yung inflation kasi malaking bagay yan. Kasi from January, ang ating rate ay 8.7%. At nag-decline niyan further to 5.4% nitong July and nitong June, which simply means mababa ang presyo ng mga bilihin, which should be a good opportunity. Yes, good thing for him. I'm pretty sure pag-uusapan niya rin yung, very controversial, but he has to address this, yung Maharlika Investment Fund. Papapasalamang, pero maraming pangambayang tao it's not really about the investment scheme per se, but the fact that corruption is a culture in the country, so medyo may pangamba. Yes. Baka hindi mapanghawakan maigay, hindi ma-manage, at masayang ang pera, and definitely that would be deleterious to us. Sa tingin ko, pag-usapan niya rin to a certain extent, yung usapin ng seguridad, kasi syempre may pangamba rin na taong bayan, yung West Philippine Sea. Pag-uusapan niya yan. May gains ba tayo dyan? Or mas lalong lumala yung losses? Di ba po? Exactly. I'm sure yung presyo ng sibuyas, pag-uusapan din niya. Kasi from 700 pesos, bumaba na sa 200. Di ba? Pati ang bigas. Di ba? Pero ito, Attorney Chico, meron ka bang natatandaan na mga sinabi niya noon dun sa kanyang first SONA na natupad naman? Aside doon sa mga nasabi mo nung una. Actually, marami siyang sinabi, no? Pero yung katuparan kasi, isang taon pa lang naman. So I never actually expect him to fully implement those. But I think, nung unang SONA, sinabi niya mag-focus siya sa agricultural sector, which makes sense. Kasi alam mo, ang labor force ng agricultural sector natin, halos 1/4 ng Filipino ay mga magsasaka, mangingisda. Pero ang kanilang contribution sa GDP ay 8.9% lamang, napakababa. So anong dapat gawin ng Pangulo? Kailangan magbigay siya ng ayuda, assistance, at kailangan balansehin niya yung interest. Alam mo, yung importation halimbawa ng mga onions, importation ng mga bigas. Ang nangyayari kasi dyan, minsan yung importation, sinasabay mo kung kailang may ani. Eh di syempre, sobra naman yung produkto sa merkado, nakakawawa yung mga domestic producers natin. So dapat balansehin niya yan. Kung kailang walang sibuyas, doon siya dapat mag-aangkat. Kung kailang meron, tsaka niya dapat yan dilimitahan. So, yun din yung, I think last time, pinag-usapan niya rin yung build program ni Duterte that he wants to expand. At ang isang nakita kong dahilan para sabihin na seryoso siya dyan, kasi diba sinertified niya as urgent yung public-private partnership bill sa Kongreso. Kasi nga, pagka wala kang pera, humingi ka na lang ng tulong sa privadong sector. Para ika nga ay masagawa mo yung mga infrastrukturang proyekto na gusto mo para sa bansa. But right now, it would be too, I guess, premature for us to basically assess whether or not he's basically succeeded in implementing those promises he made during the first SONA. Attorney, kung ikaw ay ang susulat ng SONA speech ni Pangulo Bongbong Marcos, anong key issues ang ilalagay mo na dapat niyang mabanggit na pinaka? Well, una sa lahat, kung ako susulat, dapat siguro Tagalog. Dahil ako, diba, para mas naiintindihan ng taong bayan, hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan Ingles yan. Pangalawa siguro, dahil stand-up comedian ako, dapat medyo light naman siguro yung mood. But if I were to write this on, I would have to focus on the economy. But when I focus on the economy, I will not actually zero in on facts and figures. Dapat malinaw, specific, paabot mo sa taong bayan. Halimbawa, inflation.
Anong gagawin mo para mapababa ang presyo ng bigas? First of all, anong ibig sabihin? Inflation muna. Dapat may relate. Ano yung sabihin ng inflation, hindi ba? Oo. At paano ito nakaka-apekto sa buhay nila? Kasi yung tita kong Rene, hindi niya nga ma-spell yung inflation. So, lalo niyo pa maintindihan, hindi ba? So, I guess the president has to zero in on those issues which are somehow easily understood by the common masses, by the common people. And say it in a way, na, in a language na understood talaga. Na ma-relate sila. In the past, puro English kasi ang kanyang mga talumpati. Eh, mayroon kasi pag hindi mo naintindihan, di ba? Tama. Kahit alam na natin, bagay. Magaling talaga siya magtalumpati in English. Pakitaan naman natin. As a foreigner, tuwang-tuwa ako kasi I can understand everything. Pakitaan naman dapat niya tayo ng galing niya rin sa sariling lingwahe natin. O, Attorney Chico, pagkatapos natin pag-usapan ng tungkol sa second SONA ni PBBM, ay kukunin naman namin ang pagkakataong ito dahil attorney ka rin naman, hindi political analyst. Isa ka rin legal expert tungkol sa ilang mga typical problems na na-encounter ng mga Pinoy pero hindi nila alam kung ano dapat gawin. Para naman, di ba, sabi natin, kailangan din meron tayong light moments, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Ang unang eksena, galing kay Emma. May matinding problema siya. Ito na nga, kasi yung kapitbahay namin, yes, Mama P, kapag ba yung sanga ng puno ng kapitbahay namin, tumawid dun sa yung bakuran, di ba? Pwede mo bang pitasin yung bunga tapos na hindi ka makakasuhan ng kapitbahay mo? Well, una sa lahat, ano, sa napakaganda ng tanong, sa usapin... Parang na sa beauty pageant. Oh, okay. Thank you for that wonderful question. So, I'm so touched. Aww. Well, actually, no, sa usapin ng batas, kahit naman sa usapin ng pag-ibig, ang lesson dito, huwag kang pipitas ng hindi sa'yo, no? Sa batas kasi... Kasi sa batas, meron tayong concept ng ownership. Ibig sabihin ng ownership, kung ikaw ang may-ari ng isang bagay, ikaw lamang ang may katapatan para dito. Hindi pwedeng kunin ng kahit sino. Dahil paano hindi, mo, hindi naman bunga siya sa'yo. So yun nga, meron tayong exception dyan. So as a rule, again, pagka yan pinitas mo, hindi naman sa'yo yan, kahit pa yung sanga umabot na sa bakuran mo, hindi pa pwede yan sapagkat ang may-ari ng puno ay yung may-ari pa rin talaga. Maliban na lamang, one exception under the civil code, kapag kayo yung prutas ay kusang nalaglag. But in reality, mahirap naman makakita ng prutas na... Saka how can you prove that? Dapat, exactly. Tsaka karamihan ng nalaglag. Kasi TV lang. So, karamihan ng nalaglag. Yung medyo bulok na, pasira na. So kapag ang prutas na wala, isa lang ibig sabihin yan, most likely pinitas. Diba? Pero ganito, attorney, katulad nung sa kapitbahay namin, nalaglag yung Indian mango nila sa garden namin. Kinain ang aso ko. Yung aso ko, nagkasakit. Hala, medyo naging sanga-sanga na rin yung problema. Pwede ko ba silang hinga ng kontribusyon dahil ospital yung aso ko? Well, syempre, una dapat malaman natin kung bakit siya nagkasakit. Baka na-depressed, di ba? Iniwan siya ng boyfriend niyang tuta. Puro Indian mango buto No, but seriously, syempre, titingnan natin kung ano yung proximate cause. Mm-hmm. Pero kung yung prutas naman nila yon, as a rule, hindi naman sila negligent. Dahil yun naman ay kusang tumutubo doon sa kanilang puno. There's nothing they can do about it. So, mayroon naman silang i-demanda, no? Patungkol sa bagay na yan. So, yung mga bagay na pag-uusapan naman. But technically, halimbawa, kung yung prutas na yon ay carelessly, nayaan nilang humaba yung puno nila na nakaka-annoy na sa mga bakuran. Tapos very toxic pa pala yung, dahil ginagamitan nila rin ba ng pesticide. So, very toxic yung kanilang mga bunga. Inadvertently, no? Nakain na limbawa ng aso ko. So you might actually have a case to ask for payment of damages. Mm-hmm. Kaya lang, yung damage hindi naman masyadong malaki. Ito, attorney, so, since pets naman yung pinag-usapan mo. Nasa alaga na tayo. Itong kung ang alaga mong aso or pusa ay nabuntis ng alagang aso o pusa ng iba, pwede bang maghabol ng may-ari ng aso o ng pusa na nakabuntis doon sa iyong alaga? Paano yun? Ano ibig sabihin ng habulan? Yung kailangan panagutan? Papakasaya ba? So, ganyan ba? Nananahimik yung aso ko. Sustento! Kailangan ng sustento! Paano kung anim yung tuta? Tapos pag cesarean pa, ang mahal po. Ang mahal. Kailangan ng sustento!
Kaya kami yung pusa namin, ano yun eh, haliparot, laging umaalis. Pinapagalita ko talaga pagka umuwi, ikaw, saan ka na naman lumandi? Di ba, mamaya mabubuntis ka. No, seriously, ang problema kasi dito, no, under the law kasi, yung may karapatan lamang na humingi ng suporta, halimbawa, humingi ang mga bagay na mayroong legal na pananagutan, eh yung ordinaryong tao na kagaya natin. Mm. Kasi under the civil code, meron tayong tinatawag na juridical personality. Yung juridical personality is that the personality that makes you capably subject of anything that involves legal relations. So kung ikaw ay naging tao na, so paano ka pala nagiging tao kapag ikay pinanganak? From the moment of your birth, tao ka na. Or if you have an intrauterine life of less than 7 months, ibig sabihin eh, medyo kulang ka sa buwan, pinanganak ka ng 24 hours, tao ka na. So kung tao ka na, maaari ka na pumasok sa kontrata, maaari kang maging subject ng kontrata, maaari kang humingi ng donasyon, suporta, maaari kang bigyan ng kung ano-anong mga bagay. So kaya nga kung halimbawa, ordinaryong tao, nabuntis, eh yung bata na yan, kahit nasa sinapupunan na yan, capable na siya ng maghingi ng suporta because under the law, if you're a conceived child, for all intents and purposes that are favorable to you, eh pwede ka nang humingi. Ang problema, yung aso kasi, wala naman silang personalidad, ano? Oh. So siguro, kailangan na lang, pag-usapan na lang, siguro, mamanhikan na lamang sila para magkatuloyan na lang yung dalawang aso at maging maayos ang kanilang relasyon. Iyan na lang namin. Hindi ba? Neuter na lang lahat. Pwede, actually, that's a very good proposal, diba? Ano? Suggestion. Meron bang katanungan mula sa ating audience at take this opportunity na, o ako na lang, o ganito na lang, attorney. Kung ako ay halimbawa, nagpagawa sa isang artist ng self, ng portrait ko, tapos ang kinalabasan, hindi ko kamukha, pwede ko bang hindi bayaran? Sabi ko, you know, exacto, in my likeness eh. Kailangan, gusto ko yung likeness ko. Tapos nung lumabas yung painting niya, hindi ko naman kamukha. Nagpaganon na pala. Meron ba akong legal right not to buy that work? Well, una sa lahat, syempre, depende dun sa pag-uusap. Kung paano kayo nag-usap. Kung halimbawa, igawan mo ako ng portrait ko and there's really no discussion about it, the details, tapos binayaran ka, eh wala ka namang magagawa eh. That is his expression of your portrait. Me. Pero kung may kondisyon na kinakailangan, kamukha ko talaga. Kasi mahirap naman kung hindi po kamukha, baka, di ba, magalit pa yung asawa ko, sino yan? Di ba? So maaari mo hindi siya bayaran. Maaari mo hindi bayaran dahil may kondisyon, di ba? Alam mo, sabi ko, honey, eto ka na, di ba? So, mahirap naman yung gano'n. Sino yan? Kailangan talaga. Madetalye tayo. Dapat madetalye. Lahat, pag-usapan para walang nagiging gulatan at alitan sa pagkatapos. Attorney Chico, maraming salamat po. I'm sure marami ka pang guesting today, so we're going to let you go. Anything you would like to invite Arcadas to, attorney, your socials? So anyway, meron po pala akong stand-up comedy show sa Cebu. Yes! Sa Waterfront Cebu Hotel, kung gusto ninyo. Bilang abogado naman, masasabi ko, kapag maliit lang yung sigalat, huwag na kayong magdemandahan. At the end of the day, ego lang yan eh. Ang ego parang brief yan. Hanggat hindi mo binababa, walang mangyayari. For more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.